share ko naman sa inyo ay how to add mentally. Ang procedures natin dyan, una-una, pag nag-add tayo, we start from left to right. Okay? Maaring naninibago kayo kasi nasanay na tayo sa kabaligtaran, which is from right to left. Pero dahil mental addition nga yung gagawin natin, it is easier pagka nag-start tayo from left to right. But while computing it from left to right, kailangan mentally each addend, bawat addends, kailangan i-convert natin into expanded form. So, to refresh you kung ano ba yung mga addend, ano bang nasan ba yung addend dyan. So, bawat numbers dito, itong 235 is an addend, yung 42 is an addend, yung 13 is an addend. Ang tawag lahat dyan ay addends. Okay? So, pag ito yung normal procedure natin. Huwag muna natin i-apply yung mental addition. So, mag-add tayo from right to left. Ito yung nakasanayan natin gawin. So, 5 plus 2, 7 plus 3, 0, carry 1, then 4, 8, then 9, then bring down 2, we have 290. Okay. Mas mahirap mag-compute mentally pag nag-start tayo from right to left. So, to achieve our purpose of mental addition, left to right ang gagawin natin. Pero yun nga, while doing so, kailangan i-convert natin yung mga numbers natin or yung mga addends natin into expanded form mentally. So, ano ba yung expanded form? So, hihimay-himay lang natin yung bawat addends, yung value ng each digit. So, halimbawa, sa 235, ang value ng 2 dyan is 200. At yung 3 naman, ang value niya is 30. Yung 5, ang value niya is 5. Yung 4 dito, sa 42, ang value ng 4 is 40. And then yung 2 is 2, 1, so 2 siya. Dito naman, yung 1 means 10. Yun ang value ng 1 dyan. And then, yung 3 is 3, 1, so 3. So, mentally, meron na tayong ganyang picture. So, this is how to apply the technique. We will start from left, going to the right. So, kung ano yung pinakamalaking value, doon tayo mag-start. So, dito, ang pinakamalaking value is yung 200. Wala naman siyang kasama rito. So, we have now 200. And then, pagkatapos niyan, you go to 30. I-add mo na siya. Idagdag mo na. So, you have 230. After that, next mo si, sunod mo si 40. You have 270. Sunod mo si 10, we have 280, and then, ubus na yung nasa 10, so punta na tayo sa ones. So, dagdag natin si 5, we have 285, dagdag mo si 2, 287, and then lastly, dagdag mo si 3, to have 290. But of course, hindi na tayo gagawa ng ganito. Pinapakita ko lang yan how to do it. Kaya meron tayong sinusulat. Now, let us try computing without writing. Here we have an example. And then we will try to compute it na wala tayong isusulat. So, purely mental ang approach natin. So, itong 2 na ito means 200. So, we have 200 na. I-add mo yung 100. So, we have 300. And then, next yung value ng 50. Yung 5 is 50. So, meron na tayong 350. 380.
3:90, 4:30, and then i-add mo na yung mga ones. 4:32, 4:36, 4:44, then add 7:451. So the sum is 4:51. Okay, ang tawag dyan, ang tawag sa sagot ay sum or yung total niya. So, compare natin sa normal approach, so yung nakasanayan natin. Now, kung i-add natin siya from right going to the left, mahirap nating computing mentally. So, subukan natin. So, 6, 14, 21, pagpunta mo ron, hirap na. So, medyo mahirap. So, punta tayo dun sa usual lang talaga na ginagawa natin. So, ito yung usual na ginagawa natin. Mag-start tayo from right to left. So, 2 plus 4, 6 plus 8, 14 plus 7, 1, carry 2. Then, we have 7, 10, 11, 15, then carry 1, 1 plus 2, 3 plus 1, 4. So, pagka yung usual procedure natin, kailangan talaga natin magsulat. Kailangan talaga natin i-compute using a pen or a pencil. As compared dito sa mental approach, you can do it mentally by just following the steps. Okay, here is another example. Medyo marami-rami siya, kaya medyo mahirap computing mentally, but it will be easier pag ginamitan natin ng techniques natin. So, we will start from left to right, and then mentally, in-expand natin its addends para makuha natin yung madali nating i-add. So, we'll start from the thousands, after that, sa hundreds, then sa tens, and then sa ones. So, dito pa lang, meron na tayong 1,000. Okay? Pag inad natin itong mga hundreds na nandito sa column na ito, pagdating natin dito, may 1,1 na tayo, 1,4, 1,9. So, at this point, meron na tayong 1,9. Then, add 40 sa 1,9. So, 1,940, 1,970, 230, 2030 na tayo at this point dito. And then plus 70, meron na tayong 21. And then pagdating mo rito, 2180, then dito, 2210. So, 2210 dito. And then after that, i-add na natin yung ones. So meron tayong 10 dito. Remember, meron na tayong 2 to 10. Tanggalin natin yung 10 muna. We start with 10. Basta meron na tayong 2002 na naka-separate sa isip natin. Then i-add natin yung 5, 15, 23, 28, 30, 37. So, meron tayong 37 dyan. Then yung kanina na naka-separate, which is 2,200, ilagay natin dito. So, we have a total of 2,237. Now, let us try to apply the usual procedure na kung saan nag-start tayo sa ones, papunta sa tens, papunta sa hundreds, papunta sa thousand, or from right to left. So, we'll start here. Check natin kung tama. 5 plus 8, 13, 18, 20, 26, 27. So, meron na tayong 27. Carry 2.
6, 9, 15, 22, 30, 33. So we have 3, carry 3, 4, 7 plus 5, 2, carry 1 doon, 1 plus 1, 2. So ang sagot natin dito sa mental addition ay the same. So that means tama siya. Okay. Try natin sa mas maliit na, sa mas kokonting addends. Then sabayan nyo ako kung para ma-practice nyo lang yung how to compute or how to add mentally. Okay, yan lang, konti lang. So, pagdating mo rito, meron ka ng 30. So, isulat ko na lang para mas madali nyong masundan. So, dito ko isusulat sa banda rito. So, at this point, 30 yan. So, meron ka ng 30. Then, plus 40, you have 70. Plus 10, you have 80. Plus 5, you have 85. Plus 2, you have 87. Plus 8, you have 95. Plus 7, you have 102. Okay. Check natin kung tama nga. 5 plus 2, 7 plus 8 is 15 plus 7, 2. Carry 2, 5, 9, 10. So we have 102. Pareho siya dun sa mental addition natin. Okay? If you continuously practice that technique, sooner or later, tinitignan nyo lang yung mga numbers, makukuha nyo na yung sum niya o kaya yung total niya. Siyempre, sa lahat ng mga bagay, pagka hindi mo inumpisahan o kaya hindi mo pre-practice, mahirap. Mahirap sa umpisa, but sooner or later, nagiging madali na yan. So guys, sana may natutunan kayo sa video ito. At sa susunod naman, para sa mga nanonood na nasa elementary level o kaya yung nasa grade 1, grade 2, babalikan ko yung basic addition para sila naman ay makinabang sa mga videos ng Power Minds 2020 channel. So again, maraming salamat sa inyong panonood at abangan nyo po ang mga susunod na mga videos na ipapalabas namin. Maraming salamat.